Apat na aircraft carrier nasa Indo-Pacific region na. USS Ronald Reagan Aircraft Carrier Strike Group dadaan muli sa South China Sea. Ilang klase ng mga naval exercise gagawin sa karagatang ito. Ronald Reagan Strike Group dadaan din malapit sa Spratly Islands at Philippine Sea. China nagsagawa ng live fire drills eksakto sa oras kung kailan dadaan ang Ronald Reagan sa South China Sea. China at Amerika malabong magkakagyera ayon sa mga eksperto. Ang mga bagay na ito ang ating pag-uusapan sa video na ito. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga karunungan na ating pagsasaluhan. Ang Amerika ay muling ipinadala ang USS Ronald Reagan Aircraft Carrier Strike Group sa South China Sea sa pangalawang pagkakataon, mga kalakbay. Patuloy pa rin ang pagpapadala ng United States ng mga aircraft carrier kahit na hindi pa humuhupa ang tensyon sa pagitan nila ng China. Ang Ronald Reagan ay inaasahang dadaan muli sa South China Sea matapos ang pananatili nito sa Arabian Sea upang magbigay ng suporta sa evacuation na ginawa ng Estados Unidos sa Afghanistan. Kagaya ng dati, ang Ronald Reagan Strike Group ay magsasagawa ng naval exercise sa karagatan ng South China Sea. Isa sa gagawin nito ay ang flight operations, maritime strike operation, anti-submarine operations, at tactical trainings. Ayon sa commander ng Reagan Aircraft Carrier Strike Group na ang kanilang presensya at muling pagbabalik sa South China Sea ay isang dedikasyon sa Indo-Pacific region. Pangalawang operasyon na rin ito ng USS Ronald Reagan, mga kalakbay, dahil noong July ng kasalukuyang taon ay nagsagawa rin ito ng naval drills kasama ang isa pang aircraft carrier na USS Nimitz. Nagalit ang China sa naturang operasyon ng dalawang barko ng United States sa rehiyon. Binansagan nila ito na provocative acts dahil ang dalawang US supercarriers ay ginawa ang naval exercise sa isang contested territory ng China at Vietnam na Paracel Islands. Ang Ronald Reagan ay papasok sa Strait of Malacca na isang choke point at pagkatapos ay dadaan malapit sa Spratly Islands at papasok sa Lunes sa Philippine Sea. Kaya't ang mga aircraft carriers na nasa Indo-Pacific region mula sa mga bansang alay ng Pilipinas ay apat na. Tatlo mula sa Amerika, ang USS Nimitz, USS Ronald Reagan at USS Carl Vinson. Sa United Kingdom naman ay ang HMS Queen Elizabeth Aircraft Carrier. Mas nagkakainitan na yata ang Amerika at China dahil sa ginagawa ng allies ng US. Kung matatandaan natin ilang mga barkong pandigma at submarine mula sa France, Australia at Germany ang dumaan sa South China Sea. Idagdag mo pa ang mga bagong tatag na mga alliance kagaya ng AUKUS na nagbibigay ng kapangyarihan sa Australia na magkaroon ng nuclear-powered submarine. Isama mo na sa listahan ang Quad Alliance. Hindi naman nagpahuli ang China sa pagpapakita ng puwersa. Ang Chinese military ay nagsagawa ngayon ng military training sa South China Sea. Eksakto kung kailan dadaan ang USS Ronald Reagan sa South China Sea. Walang pinapayagan na dumaan sa karagatan ng Hainan at Guangdong dahil sa mga live fire drills ng China.
Ayon sa isang military expert na isang retired military official ng China, malabong magkaroon ng digmaan ang dalawang bansang ito. Kahit pa maraming hindi pagkakaintindihan ang dalawang bansa sa South China Sea. Sobra isang dekada na naglalayag ang Berk Guided Missile Destroyer upang magsagawa ng freedom of navigation sa disputed waters, pero wala namang nangyayari. Hindi naman ito pinaputukan ng China. Sa kabila naman ay ang US. Ang malaking tanong ayon sa report ay kung bakit sa dami-rami ng mga super aircraft carriers sa rehiyon, bakit ang Berk Guided Missile Destroyer lang ang pinapapasok sa Taiwan Strait? Ibig sabihin ay wala sa dalawang bansa ang nais magsimula at sumugal sa isang digmaan. Ang paglalayag ng US Navy sa South China Sea ay isang tactical provocation upang mapahinto ang pagpapalawak ng China sa rehiyon. Pero ayon sa isang maritime expert na ang pag-aharap o ang palitan ng radyo sa dagat ng US at China ay isang safe at professional sapagkat ito ay napagkasunduan sa Code for Unplanned Encounter at Sea. Isang eksperto mula sa Taiwan din ang nagsabi na ang People's Liberation Army at American troops ay pinipigilan ang bawat kampo na magkainitan. Umusbong lang daw ang pinakamataas na military conflict sa panahon ng eleksyon sa Amerika. Pero ang general ng US at general ng China ay mayroong mga telephone calls kung saan sinabi ng Amerika na hindi sila gagawa ng surprise attack sa China kahit pa nagpapadala sila ng mga strategic bombers at fighters malapit sa baybayin ng China. Totoo naman ang pangako ng US dahil walang pag-atake na isinagawa. Sigurado tayo na ang dalawang bansang ito ay mananatiling hahanap ng paraan upang mapanatili ang kapayapaan. Ngunit ang malaking tanong, hanggang kailan kaya makakapagpigil ang dalawang bansang ito sa bawat isa? Sa inyong palagay mga kalakbay, sino kaya ang unang gagawa ng pag-atake kung magkakasubukan ang dalawang bansang ito? I-comment lang sa baba. At ito ang ulat ukol sa apat na aircraft carrier at ang Ronald Reagan na muling dadaan sa South China Sea. Hanggang sa muli, ito ang Lakbay Karunungan na nag-iiwan ng mensaheng matuto sa nakaraan, maglakbay sa kasalukuyan upang mapalawak ang karunungan. Maraming maraming salamat sa panonood.